First day mga gababayan ng filing ng Certificate of Candidacy, October 1 to 8 po. Parang fiesta po sa Commission on Elections all throughout the country, lalo na po dyan sa Metro Manila. Ang dami pong gustong maglingkod sa ating bayan. O diba? Yung iba niya, Mr. Marabillas, hindi man paglilingkod yung ginagawa. After na manalo, pagbubulak-bulang. Bumulusok yung ano, bumulusok na naman po mga kababayan, yung trust rating ng Bratinela. Yan kasi po, hindi na magtrabaho, sige na lang po ang bulakbol. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga balita ngayon, kasi ang dami pong nagpa-file na sa first day ng filing of candidacy, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas! Dito ang ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga ano, online selling po siya. Oh. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung mga mainit na balita ngayon. Ito po mga kababayan sa COMELEC, sa NCR po. Parang fiesta. O diba? Mga supporter sila ng iba-ibang mga kandidato. First day ng filing of COC. Mga kababayan. O diba nakakatuwa naman po? Masaya. Ganyan kasaya po sa Pilipinas ang eleksyon. Nabubuhay po yung dugo ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi tayo, sa totoo lang, including me, napakailig natin sa politika. O diba? Masaya kasi po, mga kababayan, sa politika. Yan, sabi dito sa report ng ano, ng Philippine Daily Inquirer, the filing of certificates of candidacy for 2025 midterm election has begun. Ito yung situation ngayon sa labas ng Manila Hotel. Kaninang 8:15 in the morning, may extension pala doon, mga kababayan. Matao na yung mga party list, ano, party list candidates. Nandoon ang filing po. O sabi dito mga kababayan sa report ng Inquirer, over 18,000 seats up for grabs sa 2025 midterm elections. Dosing senador, 254 congressmen, 63 party list representatives. Yung mga congressmen, yung mga district congressmen po, 254, 63 party list representative. Kaya more than 300 po yung ating mga congressmen. 82 governors and vice governors, 800 board members, 149 city mayors and city vice mayors, 1,690 city councilors,
1,493 town mayors at vice mayors. Then 11,948 town councilors. May 25 barn parliament members. Tapos 40 barn party representatives. So kasama siya, mga kababayan, sinabay na rin po sa midterm election, pati doon sa barn sa Mindanao. O ngayon, bantayan natin, mga kababayan, kung sino yung mga mauuna na magpa-file ng kanilang mga certificate of candidacy doon sa Senado, sa pagka-senador. Kilalanin natin yung mga tatakbo po sa administration po, administration is late, yung 12 po, minus Aimee Marcos na. Umalis na si Aimee Marcos, gusto niya independent. Di ba niya, Mr. Maravillas? Dalawa, pati si Ping Lacson. Si Ping Lacson, independent siya, pero nagpa-endorse po siya. Sumama pa rin siya sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Pero si Super Ate, talagang malaki yung tampo. At nag-react na siya, mga kababayan, doon sa mga commentaries na namamangka siya sa dalawang ilog. Hindi man daw siya namamangka sa dalawang ilog. Mamaya ibigay ko sa inyo yung reaction ni Super Ate. Latest po, mga kababayan. Ngayon, kilalanin muna natin yung mga candidates. Unahin natin itong mga nasa administration, Alyansa ng Bagong Pilipinas 2025 senatorial race. Pili na po kayo kung alin dyan ang gusto ninyo. Number 1, si Benhur Abalos. Number 2, Pia Cayetano. Number 3, Lito Lapid. Number 4, Manny Pacquiao. Number 5, Tito Sen. Number 6, Erwin Tolfo. Number 7, Camille Villar. Number 8, Tol Tolentino. Number 9, Bong Revilla. Number 10, wala na to. Ayaw talaga mag-isama. Umalis siya, si Aimee Marcos. Number 11, Ping Lacson. Number 12, si Abby Binay. O ngayon, pili na kayo, mga kababayan, dito sa 12, pero minus 1 na. Matik na. Na minus 1 sa administration na party or Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sino anya, Mr. Maravillas, yung ipapalit mo dyan? Actually, dalawa pa lang po, mga kababayan, ang aking napipili sa Bagong Alyansa. Alyansa ng Bagong Pilipinas ay Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Isa pa lang po ang aking napupusuan dito. Baka madagdagan pa sa mga susunod na araw. Kilatisin muna natin. Pero ako, napili ko na po. Number 1 sa akin po, si DILG Secretary Benhur Abalos. O ngayon, kayo, bala kayo kung sino rito. Basta ako, Benhur Abalos, number 1 sa akin sa pagkasenador. Ngayon, kahapon, may napili akong bagong pangalan. A new breed, mga kababayan, natatakbo as independent sa pagka-senador, representing the vloggers po. Try kasi natin, mga kababayan, din yung mga bagong pangalan. Kasi yung mga tumatakbong senador po, pabalik-balik na lang. Ano ba nga rito? Antay Marcos? Alinan niya dito sa slate ng ating Pangulo yung Antay Marcos? Ito po, Antay Marcos ito. Si Manny Pacquiao, gusto ngang ipakulong po si Mrs. Imelda Marcos at tinawag pa yung ating Pangulo, magnanakaw. O diba? Tapos naging senador na rin. Alam po ninyo, si Manny Pacquiao, ibinoto na senador. Kasi po, para naman po i-honor siya bilang pambansang kamuo, nagbigay din siya ng honor sa ating bansa bilang pambansang kamuo, kaya ibinoto na lang na senador nanalo. Ngayon, okay na yon. Nanalo na din siya, mga kababayan, sa pagka-senador, nanalo din siya sa pagka-congressman. Hanap na rin tayo ng ibang mga pangalan bago sa politika siguro po. Ang isa pa ditong Antay Marcos, itong si Pia Cayetano. Ha 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 ha.
Di ba? Ang mga Cayetano po, Antay Marcos yan, Dilawan at Maca Duterte. Kaya lang, siyempre, sumama siya sa alyansa, sa majority ngayon. Kaya sinama na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero I think kilala na din siya ng ating mga mamamayang Pilipino kung ano talaga yung kanyang pagkatao. Pero bala pa rin po kayo, ina-identify ko lang po sa inyo yung mga basta sumama sa alyansa para manalo. O diba? Ayaan ninyo si Super Ate na siya na mismo yung umalis. So may mga slots na po sa Magic 12, may mga bakante na po na pwede tayong sumingit ng ibang mga pangalan. At kung ako ang tatanungin ninyo, ipapalit ko mga bago sa politika. May tumatakbo po ngayon, mga kababayan na gusto ko sa inyong ipakilala. Siguro kilala na rin po ninyo, lalo yung mga mahihilig pong manood sa social media, mga vloggers, representing the vloggers. Isang vlogger sa Senado, si Mark Santos Gamboa. Personal ko siyang kilala, mga kababayan. Wala nang atrasan to, sabi ni Mark. Senador Mark Gamboa. Atenista siya po, graduate sa Ateneo yata. Tinik ko yung kanyang profile, mga kababayan. So, kwalifikado, mga kababayan. At maganda rin yung kanyang agenda. Ito siya, mga kababayan. Pakinggan ninyo ang gusto niya na mangyari, mga kababayan. Sinir ko to sa aking timeline. In 8 months, ay mag-e-elect na naman tayo ng mga panibagong senador. O merong 12 bagong senador ang papasok at magsisilbi sa atin at gagamit dito sa napakagandang bagong building na ito. Eh napaisip tuloy ako, posible kaya na isang ordinaryong tao o di kaya ordinaryong vlogger ang makapasok sa Senado? O kaya-kayang manalo at makakuha ng sapat gusto na niyang itry, mga kababayan. Social media kahit walang masyadong budget o wala masyadong makinarya. Tahan niyo po ako sa panibagong proyekto na aking gagawin. Ito po ay day one ng ating Senador Project. Senator Project niya. Alamin natin paano ba tumakbo, ano bang kailangan para tumakbo, ano ba ang kailangan para manalo. O siyempre, napakahirap po nitong ating gagawin, pero sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. At silang isang Pilipino, karapatan po na po sa atin kung gusto po nating tumakbo ng kung anumang pwesto. Ako, tama. First step, papunta po dito sa Senado. Let's go! Ayan po siya, Senador Project niya. Alam po ninyo, mga kababayan, sa mainstream media, napakarami na pong umupo na senador based sa history ng ating Senado. Yung mga naalala ko lang po na mga names noong panahon si Eddie Ilarde, Senador Eli Ilarde. Noon time host ng programa sa GMA. Sino pa? Si Orly Mercado, mga kababayan, during the administration ni Cory Aquino. Tapos, yung dating information officer po and journalist na si Kitatad, taga rito sa amin po, taga Catanduanes, Senador Kitatad, isa po siyang journalist, taga media. Kahit po si si Blas Uple po, media man po si Blas Uple, dating labor secretary, noong panahon ni Apo Lacay, dating Pangulong Ferdinand Marcos Senior, yung anak niya, si yung namatay na labor secretary, panahon ng ating Pangulong Bongbong na. Kahit si Ninoy Aquino, mga kababayan, reporter po si Ninoy Aquino, sumarami na po ang naging politiko, naging senador, na nasa hanay ng mainstream media. Sino pa? Si Loren Ligarda, journalist, mga kababayan, incumbent pa siya ngayon. Si Noli Di Castro, naging vice president, una tumakbong senador, panalo. O ngayon, si Tulfo. At malamang sa malamang, in this election, mga kababayan, 2025 midterm election, maging tatlo yung Tulfo sa Senado. Kasi we have the incumbent senator, si Rafi Tulfo, si Ben Tulfo, tatakbo din, independent. And si Erwin Tulfo, laging top-notcher po. Kasama siya, mga kababayan, sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. So, malamang sa malamang, magkakaroon tayo ng T3. So, yan po yung galing sa media. Sa mga artista, alam na ninyo yung mga
naging senador. Natry na natin si Erap, natry na natin mga kababayan si Bong Revilla, si Lito Lapid. Mga showbiz personalities po sila. Sa sports si Manny Pacquiao. So siguro, pabalik-balik na lang po sila sa si Jinggoy Papala sa showbiz. So, tapos si Robin Padilla, top-notcher nga po. So pabalik-balik na lang sila mga kababayan sa Senado. Pili na rin tayo ng ibang pangalan. Try daw natin po na ano, eksperimento lang. Di ba? Isang slot ibigay natin kay Senador Mark Gamboa mga kababayan. Maganda yung kanyang ano, yung kanyang plataporma po. Pakinggan natin. Ituloy natin mga kababayan yung sinasabi niya rito. Oh, kung sakaling manalo tayo sa Senado, anong gagawin ko? Well, yan. Gusto kong maging boses ng mga content creators sa Senado. Maganda po yung gusto agenda niya. Gusto kong maging boses ng mga freelancers, ng mga online sellers, at lahat o, ng diba? Mga tao na umaasa sa online o sa internet para po kumita at matustusan yung kanilang kabuhayan. Maganda rin po yung agenda para tulungan yung ating mga online entrepreneur. Ito na po yung uso ngayon. At kailangan lalo nating paunlarin. Ang daming umasinso po sa online business po, mga kababayan. At yung gobyerno siguro, through legislation. At kung maging matagumpay itong project senador ni Mark Gamboa. Kaya mga kababayan, nang mapanood ko siya, nag-message ako kagad. Sabi ko, bro, tulungan ka namin dito sa Bicol. Tulungan na kita sa kampanya. Tuwang-tuwa naman po siya. O di ba? Kaysa naman yung mga ano, mga nakaupo sa Senado po na bumubutas lang ng upuan. Sayang pasweldo po. Wala man paginabang po. Sige lang yung iba pakyot. O di ba? Try natin ang isang vlogger mga kababayan. Ay, tuloy natin itong sinasabi ni Senador Mark Gamboa. Iba naman ang pangalan, mga kababayan. New breed. Una ko pong gagawin, araw-araw charity vlog. Yan po. Araw-araw tutulong po tayo at kukunan natin ang camera. Isasama natin yung mga malalaking charity vloggers. Sila Katagumpay, sila Pugong Biyahero, sila Kalinga Prab. Lahat yan, sasama natin, dadagdagan natin at palalakasin natin para po mas maraming matulungan at magkaroon ng culture of charity sa bansa. Yan ang marinig ko yung agenda ni ano, plataforma ni Mark Gamboa. Ako na mismo yung nag-volunteer. Wala kaming ano, pinag-usapan na kung anong bagay. Basta ako, gusto ko siyang tulungan. Ganun lang po, walang kondisyon. Ah, di ba? Or personal favor. Wala tayo ganun. Pag ako tumulog po sa politika, tulad nung panahon ni Digong, kala ninyo nagbayad sa amin si Digong? Hindi po, wala man yung pambayad. Sinuport ko lang po 2016. Ganun din po, mga kababayan, yung pag-support natin sa ating Pangulo. Wala pong bayad, kami pang gumagastos po sa kampanya. Mga motorcades dito po, pagkain, gasolina, etc. At pagod. Ang akala po ng mga critics natin, mga bashers natin po, binabayaran tayo ng Palasyo Malacanang. Malabo po, hindi namin kailangan yan. Okay na kami. Masaya na kami sa vlogging at sa aming mga negosyo. Magkano? O diba? So ganun din mga kababayan dito kay Mark Gamboa. Walang pinag-usapan. Pag ako kasi po, ang ugali natin, pag nagustuhan ko yung programa, I'll support you all the way. Halimbawa, yung ating DILG secretary po, nagustuhan ko po yung kanyang agenda at talagang tumutulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kahit hindi niya sinabi ako na kailangan hindi niya sinabi sa akin personal na ikampanya ko siya, nag-volunteer na po tayo. Di ba? May kaibigan naman tayo po sa DILG na Assistant Secretary. Tuwang-tuwa naman po yung ating kaibigan na si ASEC Beth Lopez de Leon. Hello, Madam Beth Lopez de Leon dyan sa DILG Manila. Minsan, napakapit tayo with my wife pag lumuluwas kami dyan sa Manila. Kain-kain lang po. Ayos na. Ganun lang po ang kaligayahan po ng inyong lingkod, mga kababayan. Hindi tayo yung pera-pera. Walang pinag-usapan ditong pera-pera po. Itanong ninyo kay Mark Gamboa.
Ininyong i-message yan. So I am a volunteer for Mark Gamboa para senador, mga kababayan. Kasi galing siya sa aming hanay bilang mga vloggers. Gusto niya na mag-represent, mga kababayan, sa mga vloggers and online sellers sa Senado. Parang si Diwata. Nakita ninyo si Diwata? Kaanga-anga si Diwata, mga kababayan. Ang sinusupport niyang party list, vendors party list. O di wow, para din isulong yung agenda ng mga vendors. Kasi isa siyang vendor at ordinaryong magtitinda. Pero tingnan ninyo kung paano umangat yung, ano, yung buhay ni Diwata. Gusto rin niyang ishare sa iba. Very unselfish, mga kababayan, si Diwata. Kaya tuloy-tuloy ang daloy ng blessing sa kanya. Ganun po, mga kababayan. Ituloy natin itong sinasabi ni Senador Mark Gamboa. Ngayon yata magpa-file na to. Number 2 na gagawin ko, gagawa ako ng opisina 24/7 na ang trabaho lang ay mag-monitor at mag-call out at mag-flag ng mga fake news. So magkakaroon po ng sumbungan yung mga tao, lahat po ng fake news imo-monitor po nila. So kung pag meron pong fake news, katulad nung mga balita na namatay si ganito, nang may nangyaring aksidente kay ganito, so pwede pong i-call out po kaagad. Kung sakaling ayaw magbago nung mga nagkakalat ng fake news, pwede pong i-report sa Facebook, sa Google, o sa NBI kapag ayaw pa rin magtino. So, kailangan po talagang may nakatutok dyan sa fake news para po merong magbabantay, merong magmo-monitor, at merong magpa-fact-check na transparent, tsaka 24/7 para po... O, diba? And possibly, magpa-file siya ng legislation para may stricto tayo na penalties. Papanagutin itong mga nagpapakalat ng fake news. Diba? Tulad ng pulburon video. At yung mga interview tulad ng interview kay Cathy Binag, na lahat lang po, mga kababayan, paninirang puri. Dapat regulated din po, mga kababayan, ang social media. Yun ang kanyang ano, purpose kung bakit gusto niyang tumakbo. Kasi nasa social media, digital age na po tayo. Ang dami pong mga panluloko, ginagamit po ang social media, ang internet. Ang daming scam po rito. So yun ang kanya pong ano, gusto niyang i-address, mga kababayan. Eh, nagustuhan ko po, rimatian niya yan, si Marlica. At yung mga ano, mga nauso vloggers na laging nagpapakalat ng fake news. Eh, kailangan po na labanan natin ang pagkalat ng fake news. Di po ba, mga kababayan? Peligroso po, lalo yung pinakalat po na deepfake video na kinopya yung boses ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makikipagira na sa China. Peligroso po, pati yung mukha ng ating Pangulo. So napakahalaga po itong agenda na gustong isulong po ni Senador Mark Gamboa. I-support natin po ito na... isang ordinaryong vlogger, mga kababayan. Katutok lang at mapigilan po natin yung mga fake news na yan, yung mga peking AI na yan. So yun po ang susunod natin gagawin. Oh, number 3, dagdag kapital at suporta para sa mga online sellers. Oh, diba? Yan po napakaganda. Maganda po. Kahit saan ka sa Pilipinas, pwede kang maging online seller, pwede kang magbenta yun ng kung ano-anong mga gamit o mga pagkain. So susuportahan po natin yan. Bibigyan natin sila ng linya para po makapag-utang at mapalaki yung pong kanilang negosyo. At the same time, susuportahan po natin ng mas mabilis na internet at pwede po nating ikonekta sa mga mas malawak na market, mas malawak para po lumaki yung kanilang negosyo. Kasi po yung mga online sellers na yan, dyan po nagsisimula yung pong mga nating mga malalaking negosyante. Kaya yes, dapat po habang maliit pa lang kesa pinahihirapan, tulungan natin. Ako po yung magiging kakampi nila sa Senado. Number 4, isusulong ko yung Philippine ICT High School o parang Science High School, pero ang ituturo ay technology. O, oh, diba? Maas yung pong kalidad ng ating mga estudyante pagdating po sa technology sector. Makikipagtulungan po tayo sa mga malalaking tech companies para po ma-improve yung quality ng ating mga estudyante at sila future engineers dyan sa Facebook, sa very Amazon, good, ba? Sa Google, sa lahat ng mga malalaking software companies na yan. O, hindi lang po enough na tayo gumagamit ng Facebook, dapat po tayo din ang nag-e-engineer para yes po sa kanila. O, number 5, gusto ko din pong gumawa ng National Social Media Plan kung saan
kailangan po gagamitin ang resources ng gobyerno magkaroon ng mga social media pages and accounts to promote Philippine tourism, yes, Philippine artists, Philippine camp, Philippine food, Philippine brands, and everything po about the Philippines. Yan. So, po natin palakasin yung social media po natin para po mas makilala tayo sa mundo, para mas makilala tayo sa ating mga talento, sa ating mga likas-likas na ganda ng ating bansa. So gusto po natin palakasin ang ating social media to promote the Philippines. Magaling naman po tayo sa social media, kaso kung saan-saan nagagamit. So ito, gamitin natin sa Pilipinas para po ang nakikita nila na balita sa Pilipinas ay maganda at yung pong the best that we... Positive news, mga kababayan. So ngayon, yan. Gumi sa may bagong Senate building kung saan gagawa kami ng parang introductory siya to launch at ipakilala sa tao yung Senador Project. Iniisip ko ng matagal eh, kung itutuloy ko ba o baka maapektuhan yung ibang trabaho ko, kasi baka magsisi ako pag hindi ko ginawa. Parang gusto ko lang subukan. Kung tatanggapin ng COMELEC yung pag-submission ko, independent candidate, ay di okay. Kung hindi, di at least na-try ko. Hindi ko pagsisisihan. So dito kami ngayon, pag-ikot mo ganyan. So gagawa kami ng video. Ito yung background. Yan yung Senado. So ayan, try natin. Tingnan natin kung anong mabubuo natin. Yan, let's go. Samahan nyo ako, Senador Project. Day 1, let's go. O, di ba? Mga kababayan. So, personal ko po na inirekomenda ko sa inyo, isang slot lang naman. Di ba? 12 naman po ang tatakbong senador. Ano naman na isingit natin ang pangalang Mark Gamboa for senator? Kaysa naman yung mga senador po na pabalik-balik na lang sa, no? Sa Senado. Wala mang magandang naging contribution po. Yung iba po, mga pasaway pa, pagulo sa Senado po, yung iba naman po, bumubutas lang ng upuan. Sayang ng pasweldo. Tama po mga kababayan. O ngayon, balikan natin si Super Ate kasi sabi ko kanina, may panibago siyang statement. Ayan, sabi niya, hindi ako namamangka sa dalawang ilog. Ako ang ilog kung saan nagtatagpo ang dalawa. Hindi ako playing safe, hindi ako kailanman naglaro at nagpaka-safe. Mahirap nga itong lugar natin, pero ito ang tama. Hindi pwedeng sukuan ang pag-asa, hindi pwedeng sukuan ang pagkakaisa. Yan ang kanyang statement, mga kababayan. O, di bala ka dyan. Choice mo yan. Yun din yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung yan ang gusto mo, oni okay. Irespeto natin. Di pwede na kaming mamili ng isasama sa alyansa ng Bagong Pilipinas. O, di ba? Ako, dalawa pa lang yung aking napipili, mga kababayan. Number one, si Benhur Abalos. Number two sa aking lista, si Mark Gamboa. New name. At galing sa ordinaryong mamamayan po. A vlogger, mga kababayan, na may maganda din na vision para sa ating bansa. Yung iba po na na-try na natin, pabalik-balik na lang po, pari-parehas na apelyido, pili na rin po tayo ng bago. O ngayon, by the way, sa latest survey pala, mga kababayan, ng Pulse Asia, dumaos-dos na naman po si Pusit. Tama yung ating mga propesya. Talagang tuloy-tuloy na ito. Lulubog ng lulubog ang bangka, mga kababayan. Pati yung nag-Titanic na po, yung PDP, yung grupo ni Digong. Yan sabi dito, Duterte ship is sinking. The one-time ruling party, Partido Demokratiko Pilipino, is now down to 6 members in the Congress of the Philippines. Currently, PDP has 3 members in the Senate and 2 members in the House of Representatives. Kasya na lang sa isang tricycle sila, mga kababayan. Titanic. Si Inday, ganun din po. Nagtatitanic na din po si Inday. Ayan o. Pulse Asia survey. BP Duterte's trust rating down by 10 points. Palubog ng palubog po si Inday. Malamang sa malamang, pag 2028 po, negative na. Hanap na lang sila ng ibang pangalan. Yung Duterte, sunset na po. Political sunset na po sila. Sunset na sa politika. Nagkabistuan na, mga kababayan, yung pagkatao nila. Nakilala na ng ating mga mamamayan Pilipino.
By the way, si Doc Willie Ong, ang sabi, tatakbo pa rin sa pagkasenador. Malamang manalo si sympathy vote. Alam mo naman po yung mga Filipino, hindi siya nanalo tumakbong senador, hindi nanalo na vice presidente. Malamang ngayon na nagkasakit si Doc Willie Ong sa sympathy ng mga tao sa kanya, maawa at iboto na lang. Ito, kanyang pakiusap po. Isingit nyo na lang ako, cancer-stricken Willie Ong announces senatorial bid. Yan po siya. Cardiologist Dr. Willie Ong will run for senator despite battling abdominal cancer. He announced Monday, kahapon po. Sabi niya, tatakbo tayo, ipakita natin tunay ang Diyos. First miracle, I have to get well. Second miracle, manalo tayo ng walang pera. Kung di manalo, sorry, but I'll give my best shot. He said he will only allocate 500,000 pesos for his campaign, but anyone is welcome to help. Ong, however, appealed to his followers to support his senatorial bid. Habol ko lang naman, number 12, isingit ninyo lang ako. Malamang manalo si Dr. Ong sa sympathy vote ng mga mamamayang Filipino. Yan po. Oh, paano niya Mr. Maravillas kung hindi siya makaabot sa kampanya o sa mismong araw ng eleksyon? May rules kasi po sa substitution. Kaya lang sa independent, sa partido po may role sa substitution. Basahin ko po sa inyo, siya kasi independent. Iwan ko kung pwede na yung kanyang asawa na si Lisa, Doc Lisa po, pwedeng mag-replay sa kanya in case may mangyari sa kanyang masama. Kaya lang po, inigpitan na ng COMELEC yung rule sa substitution kasi naaboso po siya. Alam na ninyo kung sino yung nag-aboso niyan? Si Digong. O diba? Ginamit ito po na batas sa substitution. Parang sabi ng COMELEC, deception niya yung ginagawa ng ilang mga politiko. O share ko sa inyo po itong balita noong May 15, 2024. COMELEC tightens rules on substitutions. COMELEC chairperson George Garcia said that the poll body unanimously agreed during an NBANG session anya to allow candidates to be substituted only until October 8 this year, except for reasons of death or disqualification. Pero kung namatay, pwedeng makapag-substitute sila or disqualification. Garcia earlier described the practice as akin to deceiving voters. Tama naman po. Using placeholder candidates anya to apparently buy time and generate hype for a candidate became notoriously commonplace following the then Davao City Mayor Rodrigo Duterte's substitution of late PDP Labans Martin Dino in 2016 presidential elections. May partido po. Allowed sa may partido. Iwan ko lang po kay kasi independent siya. Unless tumakbo siya na may partido din mga kababayan at yung kasubstitute niya, kapartido din, halimbawa yung asawa niya. I think member ng Action Democratico si Doc Willie Ong nang tumakbo sa pagka-vice presidente. Kasi yun ang partido ni Isko Moreno nung tumakbo sa pagka-presidente-vice presidente. So sabi dito, the practice was repeated later on by Duterte's daughter, then Davao City Mayor Sara Duterte, when she filed her candidacy for vice presidency in the 2022 polls as substitute for Lakas CMD's Lai Oy 2 days before deadline. For the 2022 polls, the COMELEC allowed substitution by withdrawal for candidates up to November 15, 2021. Yan po yung nangyari. Sabi dyan, the Omnibus Election Code permits substitution after the filing period of the Certificate of Candidacy to prevent parties from being disadvantaged if the candidate withdraws due to death, disqualification, or personal choice. However, George Tigno, University of the Philippines Political Science professor said in a 2021 analysis for Fulcrum that the increasing use of substitution anya tactic has exposed an abuse of electoral laws. Naaboso po.
and a lack of transparency in candidate selection. Sabi po niya sa kanyang analysis, however, that loopholes niya in the rules for substitution favor the country's political dynasties and also exposes the weak party system in the country where political elites look upon parties as only marginally significant. Ngayon, yun ang sa may partido. Ikung tumakbo si Willie Ong na independent, hindi man na-mention rito, mga kababayan, kung pwede siya na palitan ni Doc Lisa in case hindi siya makaabot ng kampanya or makaabot ng araw ng eleksyon mismo. Pwede ba na ipalit, mga kababayan, si Lisa na kanyang asawa bilang substitute? Independent po. Yan ang siguro, Doc Willie. Yan ang i-clarify mo upon filing. Kung magpa-file ka ngayon, yan ang piece of advice natin. Ilinaw mo sa COMELEC. Yung iba nga, mga kababayan, may mga reaction siyempre. Bakit pa niya tatakbo si Willie? Ba't hindi na lang niya muna unahin yung kanyang pagpagaling? Kung dyan siya masaya po, mga kababayan, na wala man makakapagpigil sa kanya, mga kababayan. Unless ma-disqualified siya, kung anong disqualification. Pero yung sakit niya, mga kababayan, wala mang ganun yata na role sa COMELEC. At sabi ni Doc Willie, yung kanyang asawang si Lisa yung magpa-file ng kanyang COC. So pwede naman yon na ibang tao yung mag-file. Dito nga po, yung aming gobernador na congressman siya sa 2nd District, nauna na nag-file for governor si Joey Sarte Salceda. Nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, yung kanyang abogado. Ito, yan si Attorney Bonafe, Jung Bonafe. Siya yung nag-file ng Certificate of Candidacy for Governor ni Joey Salceda. Ayan po, si dating gobernador, dating congressman, pabalik-balik lang siya. As governor naman po siya ngayon kasi naka 3 terms na siya po. Undefeated siya po dito sa amin, si Joey Sarte Salceda. At malamang siya yung manalong gobernador po. Napakalakas niya rito sa Albay po, si Joey Sarte Salceda. So, para senador, mga kababayan, ulitin ko, number one, Benhur Abalos po. Pangalawa, Senador Mark Gamboa, para ibang pangalan naman po. Tama? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matawa sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.